Ano ba yung mga best investments for retirement? O, nagpunta tayo sa iba't ibang klase ng retirement. Ano yung simulations? Ano yung strategies? Okay, Vince, saan namin siya dapat ilalagay? So, dito po, no, ang paglalagay natin ng ating investment for retirement. Number one, huwag po nating mamaliitin ang SSS. Okay? Ang SSS po kasi ay maliit yung binibigay natin na amount, pero malaki yung returns na nakukuha natin. And there is actually nothing in the private sector that can beat the benefits and pension money that the SSS would provide. Okay? Kaya kung ano, parang kumbaga kung bumubuo tayo ng burger, si SSS yung ating bun, 'di ba? Basic foundation natin siya. Dapat nandun siya. Huwag ninyong mamaliitin at huwag ninyong i-skip, no? At ang gagawin din natin diyan, alam natin parang ang dami-daming mga controversies on that, no? Pero I think a very very high political risk na papabayaan ng isang presidente o ng isang gobyerno ang SSS. So kahit na may mga controversy yan, ay may isasalba at isasalba yan kung ano, no, when worst comes to worst. Okay. Pag-IBIG MP2, 'di ba? Yung sinabi ko kanina na 5%, nako, kayang-kaya yan ibigay ng Pag-IBIG. So, maglagay tayo sa MP2 natin kasi in the past 7 years, greater than 6% yung binibigay na returns ng Pag-IBIG MP2. And this is tax-free. It's 100% government guaranteed, no? 5 years ang term niyan. So i-roll-yo nyo siya hanggang sa time ng inyong retirement, okay? Then you also can open cooperative time deposit and share capital. But only limit your cooperative exposure sa mga cooperatives na malakas. At pag malakas sila, they should be at least 10 years old already. They own their headquarters. And number three, their co-op pesos score is greater than 80 points. And you know, the way I generate my wealth is through this, cooperative time deposits and share capital. Okay? So, yun. Sa investments naman, for retirement, rural bank time deposit, at kahit anong rural bank po yan. No? Alam ko marami, kung doctor to the barrio kayo or nandyan kayo sa rural area, puntahan nyo po yung mga rural bank ninyo kasi mataas magbigay ng interest mga yan. I-limit nyo lang sa 500,000 pesos para PDIC covered pa rin. Kapag PDIC covered ay 100% guaranteed below 500,000 pesos. At napagsarhan na po ako niyan, no? Nag-open ako dati sa Siargao Bank. This was sometime 10-12 years ago. At ang interest rate dati ay 13%. Nagbukas ako. Naglagay lang ako ng 400,000 pesos. Nagsara. Okay? Akala ko, ang mababawi ko lang po ay yung 400,000. Hindi pala. Maski yung cumulative na interest niya, pero up to 500 lang. Ang balance ko na at that time was I think 530,000 pesos. Pero dahil nagsara siya, 500,000 yung nakuha ko. So okay pa din, di ba? Protected at kumita pa rin siya. At mabilis lang mag-claim. So, rural bank time deposit, go kayo dyan because it's safe basta less than 500,000 pesos, ha? Government bonds is also good although mababa ngayon ang returns nito. Another one is rental property and I really highly encourage you to do this. Mag-ipon ng investment portfolio, ng savings nyo muna and then build your rental property. At ang mas pabor po ako ng ang mga rental properties sa rural areas. Yung rental property ko po dito sa Sampaloc, Manila, return on investment niya ay 8 years. Doon po sa probinsya namin, ako po ay laking Madela Quirino, no, sa malapit yan sa Isabela sa Region 2. At ang return on investment po ng real estate property ko doon ay 2 years and 4 months. Oh. Kaya maganda talaga ang opportunity sa kanayunan. Okay. Retirement negative list naman. Ano ba yung mga retirement negative list ko?
variable universal life, yung ating mga insurance na may kasamang investment. Iwasan po natin yan. Ang napapayaman nyo po ay ang insurance company at ang agent dahil on the first 3 years, maliit po ang pumupunta sa investment portion ninyo na pupunta yan sa commission at saka sa kita ng insurance company. And it's not good because your base, yung base effect, kapag compounding yung pinag-uusapan natin, you lose that dahil mababa ang investment na mauuna. What you should do instead is to buy term invest the difference. So if you're interested to know more about this, baka pwede ninyong i-request kay MedChoice sa next topic natin. The stock market also is part of my negative list, part because it goes up and down, no? Hindi mo alam kung kapag ikaw pag sa retirement, it's time for you to retire already, ay mababa ang market. Kaya ako talaga, no? My exposure in the stock market is minuscule, no? It's parang less than 1% of my total portfolio. Parang nasa 0.3% lang, no? Ng total portfolio ko. So the stock market, it's highly overrated. And a lot of people would debate me on this. Pero sabi ko, sige, pakitaan tayo ng numbers. And numbers don't lie. Nag-i-emerge parate ang aking mga consistent na Pag-IBIG MP2. Na pagtutulungan. So, ready po tayo. At mabilis lang mag-claim. So, Rural Bank Time Deposit, go kayo dyan because it's safe basta less than 500,000 pesos, ha? Government bonds is also good, although mababa ngayon ang returns nito. Another one is rental property, and I really highly encourage you to do this. Mag-ipon ng investment portfolio, ng savings nyo muna, and then build your rental property. At ang mas pabor po ako ng ang mga rental properties sa rural areas. Yung rental property ko po dito sa Sampaloc, Manila, return on investment niya ay 8 years. Doon po sa probinsya namin, ako po ay laking Madela Quirino, no, sa malapit yan sa Isabela sa Region 2. At ang return on investment po ng real estate property ko doon ay 2 years and 4 months. Oh. Kaya maganda talaga ang opportunity sa kanayunan. Okay. Retirement negative list naman. Ano ba yung mga retirement negative list ko? Variable universal life, yung ating mga insurance na may kasamang investment. Iwasan po natin yan. Ang napapayaman nyo po ay ang insurance company at ang agent dahil on the first 3 years, maliit po ang pumupunta sa investment portion ninyo na pupunta yan sa commission at saka sa kita ng insurance company. And it's not good because your base, yung base effect, kapag compounding yung pinag-uusapan natin, you lose that dahil mababa ang investment na mauuna. What you should do instead is to buy term invest the difference. So if you're interested to know more about this, baka pwede ninyong i-request kay MedChoice sa next topic natin. The stock market also is part of my negative list, part because it goes up and down, no? Hindi mo alam kung kapag ikaw pag sa retirement, it's time for you to retire already, ay mababa ang market. Kaya ako talaga, no? My exposure in the stock market is minuscule, no? It's parang
less than 1% of my total portfolio. Parang nasa 0.3% lang, no, ng total portfolio ko. So the stock market, it's highly overrated. And a lot of people would debate me on this. Pero sabi ko, sige, pakitaan tayo ng numbers. And numbers don't lie. Nag-i-emerge parate ang aking mga consistent na Pag-IBIG MP2, cooperative investment, and mga social enterprises. Equity and balance funds ng mga mutual funds and UITFs, negative list ko din po yan. Ang positive list ko sa mutual funds and UITFs ay money market at saka mga bond fund. Okay? Pag equity and balance fund ay hindi ko gusto. Okay? So yan po yung ating discussion for retire early and retire properly. Ako si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o pakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.